Napaiyak na lang sa tuwa ang teacher na si Wilma Garcia sa unang araw ng full face-to-face classes sa EMS Signal Village Elementary School sa Taguig. Mas naging espesyal pa ang araw na ito para sa kanya dahil kasama sa klase si Michael, isang learner with special needs. Bahagi ito ng inclusive classes ng paaralan na bukas sa special education students at sa mga kinder hanggang grade 6, ALS at madrasa o Muslim education. Sa loob ng 2 taon, ngayon ko ulit makakasama yung aking mga estudyante. Ngayon talagang face-to-face is real na talaga. Hindi talaga ako nakatulog dahil excited din po. Ibig sabihin, ganun din yung mga bata. Siya po ay isang autism spectrum disorder po. Mahilig naman po siya magsulat at saka mag-drawing. Nakakabasa naman po siya. Kaya lang po, sa ganyang case po niya, may iba po talagang words na hindi po niya mabanggit. Dahil first day, pwede pang samahan ng mga magulang o guardian ang mga estudyante pagpasok. Madalas itong mangyari sa kinder students, gaya ng kambal na sina Chloe at Carl. Tatakot ako para sa kanila pero nag-iingat ako. Nag-alcohol kami, tapos naghuhugas kang kamay. Ganun po. Tapos walang sharing sa foods. At kahit pa malapit lang ang paaralan sa bahay, doble ingat ang mga magulang. Pero si Emeline, takot pang pabakunahan kontra COVID ang anak. Natatakot po kasi ako, ma'am. Siyempre po, isang anak ko lang po yan. Lagi ko pong inaan sa kanya yung alcohol niya, yung face mask, wag ibababa. Aminado ang pamunuan ng paaralan na malaking hamon ang maipatupad ang health protocols. Pero mas mainam umanong makita ngayon pa lang ang mga dapat maayos para hindi na sila muling manibago oras na ipatupad ang full face-to-face classes sa Nobyembre. Sarado ang canteen at sa classroom ang recess. May disinfection pagkatapos ng klase at tuwing weekend. May marshals din sa labas para magmando tuwing pasukan at uwian. Ang pakiusap ko lang po sa mga parents, dapat dumating sila dun sa schedule talaga nila. Huwag masyadong maaga kasi mayroong lalabas, may schedule na lalabas tapos andyan na sila. Mamaya pa naman sila papasok. May infection containment strategy din ang paaralan, katuwang ang barangay at LGU. Pag masama ang pakiramdam ng bata, huwag nang papapasukin. In case na magkaroon ng fever ang bata sa room, dadalhin siya sa clinic, tatawagan yung magulang at ipapasukin. May advocacy naman kami sa parents, in-encourage namin sila na sana pabakunahan yung mga bata. Mahigpit din ang health protocols sa mga paaralang nagbukas sa lungsod ng Maynila. Sa Bacood Elementary School, pinaghugas muna ng kamay ang mga bata bago sila papasukin sa classroom. Nagkaroon naman ng orientation ng pamunuan ng Manuel Arroyo High School bago ang aktual na pasukan. Ang strategy namin ay orientation muna sa teachers, no? Orientation muna sa parents, orientation din ng mga bata, no? By grade level. Nagkaroon din ng virtual tour kasi syempre parang first time nilang papasok, no? So makikita doon sa virtual tour kung nasaan sila mag-assemble, saan sila aakyat sa first day. So far malaking tulong po yun na nagkaroon po ng orientations. Ang hamon ngayon sa mga pamunuan ng mga paaralan, ang pagtiyak na di maging kampante ang mga estudyante sa health protocols sa muling pagtapak sa mga eskwela.